Math the Lino. Special TV. We care. We share. We learn. Opo, Inay. Noong nakaraang aralin po, ay madali ko pong naintindihan ang addition of numbers. Ang aralin po ngayon ay katulad din ng addition, ngunit ito po ay sa pamamagitan ng word problems. Inay ko nga na. So, base sa aklat mo, Lino, ang word problem ay isang sitwasyon na ipinaliliwanag sa pamamagitan ng salita na maaaring isolve sa pamamagitan ng mathematics. Kaya nga po, Inay. Subalit, nalilito po ako sa pagsagot ng mga word problems. Katulad po nito, Inay. Anak, sa pagsagot ng word problem, maaari mong gamitin ang POLYAS four-step procedure. POLYAS four-step procedure? Nay, ano po iyon? Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Monica, ang inyong guro para sa araling ito. Ano nga ba ang POLYAS four-step procedure?
Ang POLIA's four-step procedure ay isang sistematikong paraan ng pagsagot sa isang mathematical problem. Ito ay nilikha ni George POLIA, isang mathematician. Sa kagustuhan niyang mas mapabilis at mas sistematiko ang pagsagot sa mga word problems, inilathala niya ang procedure na ito sa kanyang libro na How to Solve It noong 1945. Ang librong ito ay naging tanyag sa buong mundo at siyang ginagamit magpasa hanggang ngayon. Ipinangalan sa kanya ang procedure na ito, kaya ito ay tinawag na POLIA's four-step procedure. Mga bata, kapag sinabing sistematiko, may sinusunod na steps o hakbang sa pagsagot. Ano-ano ang mga steps ng POLIA's four-step procedure? Una, understand the problem. Ibig sabihin nito, kailangang intindihing mabuti ang word problem na binigay. Napakahalagang makita ang tinatanong sa word problem. Madali itong makilala dahil ito ay ginagamitan ng bantas na question mark o tandang pananong sa dulo. Ang katumbas nito sa Ingles ay what is asked? Ang tanong na ito ang siyang hahanapan natin ng sagot sa word problem. Isa pang dapat ninyong malaman ay kung ano ang mga number o numerong ibinigay at para saan ang mga ito. Ang tawag sa mga ito ay given at sinasagot nito ang tanong na what are given? Tignan ang word problem na ito. Basahin natin ang sabay-sabay, mga bata. Si Mang Jose ay nakapitas ng 1,115 na piraso ng mangga noong nakaraang Lunes at 1,035 naman noong Martes. Ilang piraso ng mangga ang napitas lahat ni Mang Jose sa loob ng dalawang araw? Kailangang masagot ninyo ang mga tanong na what is asked at what are given upang maintindihan ninyo ang word problem. Katulad ng aking sinabi kanina, ang tanong na what is asked ang ating hahanapin. Ano nga ba ang tinatanong sa word problem? Mga bata, tandaan, laging may question mark ang asked sa word problem. Alam nyo ba? Tama! Ang tinatanong ay, ilang piraso ng mangga ang napitas lahat ni Mang Jose sa loob ng dalawang araw? Ito ngayon ang sagot sa what is asked? Susunod naman natin na hahanapin ay ang mga given. Ito ang mga numbers na binigay sa word problem. At para saan ang mga ito? Tignan muli ang word problem. Sa palagay ninyo, ano ang mga given dito? Mahusay! Ang mga given sa word problem na ito ay 1,115 na piraso ng napitas na mangga noong Lunes at 1,035 naman na piraso na mangga noong Martes. Ang mga ito ang sumasagot sa tanong na what are given? Ngayon, alam nyo na ang asked at ang given. Ibig sabihin nito, naintindihan nyo na ang word problem. Nagawa nyo na ang unang hakbang. Ngayon, handa na tayo para sa ikalawang step o hakbang. Ito ang plan. Sa hakbang na ito, mag-iisip tayo ng paraan kung paano isosolve ang word problem at kung paano mabibigyan ng sagot ang tanong na what is asked. Dito ay malalaman kung
kung anong mathematical operation ang dapat gamitin. Kung ating susuriin ang tanong o as, kung saan itinatanong ang bilang ng mga lahat ng napitas na mangga, ginamit ang salitang lahat. Ang salitang lahat ay tumutukoy sa kabuuan o sum. Kaya ito ay nagsisilbing clue word sa tamang mathematical operation na ating gagamitin. Sa palagay ninyo mga bata, anong paraan o mathematical operation kaya ang akma o nararapat upang makuha ang sagot? Alam nyo ba? Tama! 2 thumbs up para sa inyo! Addition! Kaya, pagsamahin na natin ang dalawang given upang makuha ang sagot mga bata. Gagamitin natin ang titik N upang i-represent ang sagot. Kaya ito ay magiging 1,115 plus 1,035 is equal to N. Ang tawag dito ay number sentence. Nakabuo na tayo ng plan o paraan ng pagsagot sa tanong. Ibig sabihin, nagawa na natin ang ikalawang hakbang. Handa na tayo para sa ikatlong hakbang. Ito ay ang solve. Sa step na ito, gagawin na natin ang planong nabuo upang makuha ang sagot. Gamitin lang ang number sentence na nabuo sa ikalawang hakbang. Gagamitin natin ang column form o vertical form sa pag-add sa dalawang given. Ating napag-aralan sa ating nakaraang aralin na ang pag-add sa mga numbers ay laging nagsisimula sa mga numbers na may pinakamababang place value hanggang sa pinakamalaki. Umpisahan na natin ang pag-add. Uumpisahan natin ito sa 5 at 5. 5 plus 5 is equal to, alam nyo ba ang sagot? Mahusay! 10! Natutunan ninyo na kapag ang sagot ay 10 pataas, gagawin natin ang regrouping, kung saan ang bawat 10 ay binibilang bilang isa at idinadagdag ito sa kasunod na place value. Ang natitirang number ang siya lamang isusulat sa ilalim ng place value ng dalawang numbers na inad. Ia-add na natin ang mga numbers na nasa tens place. Ang mga numbers na ito ay 1 na galing sa isang nabuong 10 mula sa ones, 1 at 3. 1 plus 1 plus 3 is equal to, ano ang sagot ninyo? Ang galing! 5! 2 thumbs up para sa inyo! Isusulat natin ngayon ang 5 sa ilalim ng tens na place value. Kasunod na i-add ang mga numbers na nasa hundreds na place value. Ano-ano ang mga numbers na nasa hundreds? Tama! 1 at 0. 1 plus 0 is equal to, ano ang sagot? Ang husay. 1. Ilalagay natin ang sagot sa ilalim ng hundreds na place value. Huling i-add natin ang mga numbers na may pinakamalaking place value. Ang thousands. Anong number ang mga ito mga bata? Ang galing! 1 at 1. 1 plus 1 is equal to, alam mo ba? Tama na naman! 2.
isusulat natin ito sa ilalim ng thousands na place value. Nabuo na natin ang sagot. 1,115 plus 1,035 is equal to 2,150. Ibig sabihin, nakuha na natin ang sagot sa itinatanong ng word problem. Ngayong na-solve na natin at nakuha na ang sagot, maaari na tayong magpatuloy sa ika-apat o huling step o hakbang ng Polya's 4-step procedure. Ito ay ang check or look back. Sa hakbang na ito, titignan o susuriin natin kung tama ang mga given na ating ginamit sa pag-add at maaaring isolve ulit para malaman kung pareho pa rin ang makukuhang sagot. I-add nyo ulit mga bata. Pareho din ba ang sum na nakuha? Ganito rin ba? Mahusay! Ibig sabihin nito, tama ang ating sagot. 2,150 nga na mangga ang napitas lahat ni Mang Jose sa loob ng 2 araw. Great job, kids! Ang gagaling ninyo! Ang galing, Inay! Nakuha ko na po ang kabuuang bilang ng mga mangga na napitas ni Mang Jose. Sige nga, anak. Ilan ang mga ito? 2,150 po ang kabuuang bilang. Tama, Lino! Ang galing mo! Salamat po! Masasagot ko na ngayon ang aking aralin sa mathematics. Gagamit lang pala ako ng Polya's 4-step procedure. Oo, anak. Dapat kabisado mo ang pagkakasunod-sunod ng mga ito at alam mo kung paano sila gagawin. Parinig nga, anak, ang mga hakbang o ang mga steps na kailangan sundin. Ang mga steps po ay understand the problem, plan, solve, at check or look back. Tama po ba, Inay? Tama, Lino. Ang galing mo talaga, anak. Pero, Lino, tandaan mo na may 2 klase ng word problem. Dapat alam mo ang pagkakaiba ng mga ito para mas madali mo silang masagot. Eh, ano po ang mga iyon, Inay? Ito ang mga routine word problem at non-routine word problem. Bago ko ibigay ang isa pang word problem, balikan muna natin ang word problem na binigay ko kanina. Anong mathematical operation ang ating ginamit upang makuha natin ang sagot? Ang galing! Addition! May iba pa bang ginamit na mathematical operation bukod sa addition? Tama! Wala na tayong ginamit na iba pang mathematical operation. Naging madali ba sa atin na matukoy ang paraan ng pagsagot? Oo, naging madali ito dahil iisang mathematical operation lamang ang ginamit at direktang makikita ang paraan ng pagsagot dito. Mga bata, ang tawag sa word problem na ito ay routine word problem. Ano ang routine word problem? A routine word problem is a type of problem which there is an immediate solution. Ibig sabihin, mas madaling makuha ang sagot sa mga routine word problem dahil simple lamang ang paglalahad ng mga given at hindi nangangailangan ng malalim na pagsusuri sa pagkuha ng sagot. Samantala, may mga word problems naman na hindi madaling matukoy ang paraan ng pagsagot dito. Nangangailangan ito ng pagsusuri at malikhaing pag-iisip kung paano mo makukuha ang sagot. Ang tawag dito ay non-routine word problem. A non-routine word problem is a problem
which requires analysis and insights into known principles of mathematics. Ibig sabihin, kumpara sa routine word problem, mas komplikado ito at nangangailangan ng pagsusuri at mas malalim na planning upang makuha natin ang sagot. Pansinin ang talaan, mga bata. Ito ay menu ng pagkain kasama ang halaga ng bawat isa. Alamin nga natin ang nakasulat sa menu. Sabayan niyo ako sa pagbasa, kids. Sandwich, 15 pesos. Banana queue, 8 pesos. Crackers, 6 pesos. Bottled water, 9 pesos. Gulaman, 10 pesos. Fruit juice, 12 pesos. Gamit ang talaang ito, sagutin natin ang word problem. Si Kobe ay may 25 pesos na pambili ng snacks o merienda. Gamit ang menu, alin-alin ang maaaring bilhin ni Kobe sa eksaktong 25 pesos. Ano ang napansin ninyo sa word problem? Madali bang matukoy ang sagot? Tama! Hindi madaling matukoy ang sagot. Kailangan ng pagsusuri upang matukoy ang sagot dito. Ang word problem na ito ay isang halimbawa ng non-routine word problem. Pag-isipan nating mabuti ang mga detaling ibinigay sa word problem. Magkano ang halaga ng pera na mayroon si Kobe? Tama! Si Kobe ay may 25 pesos. Sa inyong palagay, mga bata, ano-ano ang mabibili niya sa menu? Upang masagot ito, tignan lang natin kung magkano ang halaga ng bawat pagkain sa menu. Halimbawa, ang gulaman. Base sa menu, magkano ito? Ang galing! 10 pesos ito. Magkano naman ang sandwich? Ang husay, ito ay 15 pesos. Ngayon, pagsasamahin na natin ang halaga ng gulaman at sandwich. I-add nyo nga. Ano ang sagot ninyo, mga bata? Ganito ba? Kung iyan ang inyong sagot, mahusay, mga bata. Ang sagot ay 25 pesos. Ibig sabihin, makakabili ng gulaman at sandwich si Kobe sa kanyang pera. Kids, kayo naman ang mag-isip kung ano pa ang mabibili ni Kobe maliban sa gulaman at sandwich sa halagang 25 pesos. Tignan ulit ang menu. Naisip na ba? Makakabili kaya siya ng crackers, gulaman, at bottled water? Tignan natin. Ang halaga ng crackers ay 6 pesos. Ang bottled water naman ay 9 pesos. At ang gulaman ay 10 pesos. Atin ang pagsamahin ang halaga ng tatlong ito. I-add nyo na. Nasagot nyo na ba? Ito ba ang inyong sagot?
nakakamangha. Sa halagang 25 pesos, ay maaari ding makabili si Kobe ng crackers, bottled water, at gulaman. Ang gagaling! Nakasagot kayo ng isang non-routine word problem. Ngayong natutunan na ninyo ang pag-solve sa mga word problems, oras na para gamitin ang inyong kaalaman. Kumuha ng lapis at papel dahil it's Mathalino time! Kids, sagutin ang word problem na ito. Ang populasyon sa Maligaya Village ay 4,167, samantalang ang Masayahin Village naman ay 4,213. Ano ang kabuuang populasyon ng dalawang village? Gamit ang Polya's 4-step procedure, sagutin natin ito. Unang step, understand the problem. Hahanapin natin ang mga sagot sa mga tanong na what is asked at what are given. Ang unang sasagutin ay what is asked? Susunod naman ang tanong na what are given? Tignan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang sagot sa what is asked ay ano ang kabuuang populasyon ng dalawang village? Samantala, narito naman ang sagot sa what are given? 4,167 na populasyon ng Maligaya Village at 4,213 naman ang populasyon ng Masayahin Village. Ganito rin ba ang inyong isinulat? Great job, kids! Punta na tayo ngayon sa ikalawang hakbang, ang plan. Anong mathematical operation ang gagamitin sa word problem? Ang husay nyo. Addition nga. Ano naman ang number sentence? Isulat mo na. Tapos na ba? Ganito ba ang sinulat ninyo? Operation to be used, addition. Number sentence, 4,167 plus 4,213 is equal to N. Kung oo, nakakamangha! Tama kayo! Gawin na natin ang ikatlong hakbang, ang solve. Pagsamahin na ang dalawang numbers gamit ang column method. Kaya mo bang isulat ang mga given sa column method? Gawin niyo na, kids! Tapos na ba? Ang sagot mo ba ay ang huhusay. Ngayon, maaari nyo nang i-add ang mga ito. Tapos na ba? Ano ang inyong sagot? Ganito ba? Magkatulad ba tayo ng sagot, mga bata? Magaling! Ang sagot ay 8,380 ang kabuuang populasyon ng dalawang village. At para sa ikaapat na hakbang,
ang check or look back. Suriin niyo na ngayon kung tama ang given na inad ninyo. Tama ba? Kung tama, i-add niyo ulit. Pareho din ba ang nakuhang sagot? Kung pareho, tama nga! Ang tamang sagot ay 8,380 nga ang kabuuang populasyon ng dalawang village. Nakakamangha at nasagot ninyo ang mga word problems gamit ng iba't ibang pamamaraan tulad ng Polya's 4-step procedure. Mga bata, isa na namang pagsasanay para ipakita ang inyong galing. Matalino time! Mga bata, balikan natin ang apat na hakbang sa Polya's 4-step procedure. Sabayan niyo ako sa pagbasa ng mga ito. Step 1. Understand the problem. Kayo nga? Step 2. Plan. Kayo naman ang magbasa. Step 3. Solve. At step 4. Check or look back. Nakuha ba mga bata? Gamitin natin ang apat na hakbang na ito para sagutin ang isa na namang word problem. Sabayan niyo ako sa pagbasa, ha? Si Ariana ay may 5,248 pesos sa kanyang savings account sa bangko. Nakapag-ipon din siya sa kanyang alkansya na umabot ng 1,920 pesos. Kung idedeposito niya ang kanyang ipon sa alkansya, magkano ang kabuuang halaga ng kanyang pera sa bangko? Gamit ang Polya's 4-step procedure, sagutin natin ito. Unang step, understand the problem. Hanapin natin ang mga sagot sa mga tanong na what is asked at what are given. Una nating sagutin ang what is asked. Susunod naman ang what are given. Tignan na natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang sagot sa what is asked ay magkano ang kabuuang halaga ng kanyang pera sa bangko? Samantala, narito naman ang sagot sa what are given. 5,248 pesos na ipon sa savings account sa bangko ni Ariana. At 1,920 pesos naman na ipon sa alkansya ni Ariana. Ganito rin ba ang inyong mga isinulat? Great job, kids! Punta na tayo sa ikalawang hakbang, ang plan. Anong mathematical operation ang gagamitin sa word problem? Ang husay mo, addition nga. Ano naman ang number sentence? Isulat mo na. Tapos na ba? Ganito ba ang isinulat ninyo? Operation to be used? Addition. Number sentence? 5,248 plus 1,920
is equal to N. Kung oo, nakakamangha. Tama kayo. Ang operation to be used ay addition. At ang number sentence ay 5,248 pesos plus 1,920 pesos is equal to N. Gawin na natin ang ikatlong hakbang, ang solve. Pagsamahin na natin ang dalawang numbers gamit ang column method. Kaya mo bang isulat ang mga given sa column method? Gawin niyo na, kids! Tapos na ba? Ang sagot mo ba ay... ang uhusay. Ngayon, maaari nyo nang i-add ang mga ito. Tapos na ba? Ano ang iyong sagot? Ganito ba? 5,248 pesos plus 1,920 pesos is equal to 7,168 pesos. Nakabuo ang halaga ng pera ni Ariana sa bangko. Magkatulad ba tayo ng sagot? Magaling! Ang sagot nga ay 7,168 pesos. Nakabuo ang halaga ng kanyang pera sa bangko. At para sa ika-apat na hakbang, ang check o look back. Suriin niyo na ngayon kung tama ang given na inadd ninyo. Tignan ulit ang word problem. Tama ba ang mga given na ginamit? Kung tama, i-add nyo nga ulit ang mga ito, kids. Pareho din ba ang nakuhang sagot? Kung pareho, tama nga! Ang tamang sagot ay 7,168 pesos. Nakabuo ang halaga ng pera ni Ariana sa bangko. Nakakamangha at nakasagot na naman kayo ng isang word problem gamit ang Polya's 4-step procedure. Maraming salamat mga bata sa inyong pagsama sa akin ngayong araw. Natutuwa ako at naragdagan na naman ang inyong kaalaman sa mathematics. Muli, ako si Teacher Monica. Nay, ganun lang po pala ang pagsagot sa mga word problems. Sundin lamang ang Polya's 4-step procedure. At gagabayan ka nito sa pagsagot. Ngayon po, mas mapapadali na ang pagsagot ko ng mga word problems. Mas madali talagang sumagot ng word problems gamit ang Polya's 4-step procedure, anak. Totoo po yun, inay. Ngayon po, ay higit na magiging madali para sa akin ang mga aralin namin sa mathematics dahil mayroon na akong ideya sa pagsosolve. Natutuwa naman ako sa'yo, anak. If you're solving word problems, use Polya's 4-step. If you're solving word problems, use Polya's 4-step. If the problem is hard and you want to solve it now, follow Polya's 4-step procedure. Read and understand the word problem first. Then create a plan for you to follow it. Nice, you have the answer now. You may check and then look back. That's how Polya's 4-step works in math. Hooray! Mga bata, napakahalaga ng pagkakaroon ng persistence o perseverance sa lahat ng bagay. Ang iyong pagpupursige o pagsisikap na matutuhan ang isang bagay ay may magandang kahihinatnan.
Halimbawa na lamang nito ang mga aralin sa mathematics. Challenging man sa una, basta pinagsikapan mong aralin ang mga ito'y iyong matututunan. Kaya kayo, laging magpursige ha? Isa na namang araw ng pagkatuto sa mathematics. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Muli, ako si Kuya Lino na nagsasabing madali ang lahat dito sa Mathalino. Paalam! Sa ating kinabukasan, tungo sa